tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng ikadalawa na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Isama po natin sa misa ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, ng Itim ng Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakikisa sa atin, sumita ng live streaming sa Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Sudan. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa sa Gawa sa mga Apostol, hinirang ang pito na mga diakono o tagapaglingkod upang ang mga apostol ay masintro sa panalangin at sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, habang ang mga apostol ay naglalayag, sila ay nakakita ng ating Panginoon na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit sinabihan sila ng Panginoon na huwag silang matakot. Tayo rin ay dapat huwag matakot sa mga pagsubok at mga alon, mga problema, at iba pang pinagdaanan natin sa buhay, sapagkat nariyan ang Panginoon. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karapukan tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kaganlahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay.
kaya tinipo ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masusunuri, magpuri sa Kanya, ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Kaniyang nilikha ang tanan, mga tao'y di namayan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka, patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makapagod sila, makagaod ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa silang pinasakay si Jesus sa bangka.
At pagdakay, sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon na Nazareno na nabuhay muli. Nasa Sabado tayo ng ikadalawa na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At sa atin pong mga pagbasa ngayon, ito ay patungkol sa pagiging alagad ng Panginoon. Ang pagiging alagad o tinatawag sa nung una na panahon ng ating pagiging simbahan, matitiya, ibig sabihin paglilingkod, mula sa salitang Griego din na matitis, na ibig sabihin lingkod. Lahat po tayo ay tinatawag na maging lingkod. Sa ating unang pagbasa ay nakikita ng mga apostol sa mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 6, verse 1 hanggang 7, na kulang ang kanilang panahon. At dahil kulang ang kanilang panahon sa tunay na paglilingkod dahil sa napakarami nilang gawin, ay hinirang po nila ang 7 diakono. Diakono, lingkod, ito ay mula sa 3 na kailangan nating ipapahayag bilang Kristiyano. Upang magiging Kristiyano, mayroon tayong kerigma. Kerigma, pagpapahayag ng Ebanghelyo o salita ng Diyos. Pangalawa, kininiya. Kininiya ay ang pagbuklod bilang sambayanan ng Diyos. Tinatawag na natin sa bagong panahon, BEC, pamayanang Kristiyano na maliliit. Pangatlo, diakonia. Diakonia o paglilingkod na kung saan ang mga apostol kapos ang kanilang panahon. Kaya dalawang grupo ng mga Kristiyano noon, Judeo-Kristiyano na kinumpuni ng purong-puro ng mga Hudyo at Hilino-Kristiyano, mga Hudyo din o dili kaya mga Hintel na nagmula sa iba't ibang bansa na nagiging Kristiyano, ang tawag sa kanila Hilino-Kristiyano. Hilino, may kultura na Griego. At kapos ang kanilang panahon, kaya nagreklamo sila na ang mga balo o mga byuda at iba pa na kailangan ng tulong ay hindi nalabigyan. Kaya hinirang ang 7 na puspos ng Espiritu Santo na mga lalaki na maaasahan na sila si Esteban, Pilipi, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas, na kung saan sila ay magpapahayag ng paglilingkod sa Diyos na ayon pa sa Salmo 92, ang Diyos ay siyang pag-asa natin dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. At sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verso 16 hanggang 21, ito yung isa sa 7 na mga himala o tinatawag na kakaiba na mga milagro o mga ginagawa ng Panginoon na nakapanggilalas. Ang 7 ay halimbawa, ang una
ay ang paggawa ng Panginoon ng bino mula sa tubig sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, versikulo sumusunod, ang kanyang pagpagaling sa isang may sakit ng anak ng sintoryon, Kapitulo 4, versikulo 26 at sumusunod, ang kanyang paggamot sa may sakit na tao, Kapitulo 5, versikulo 1 at sumusunod, ang kanyang pagpaparami ng pagkain, gaya ng sa Ebanghelyo natin kahapon, Kapitulo 6, verso 1 at sumusunod, ang kanyang paggamot sa isang bulag, Kapitulo 9, verso 1 at sumusunod, ang kanyang pagbigay ng panimbuhay ni Lazarus, Kapitulo 11, verso 38 at sumusunod, at ngayon, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verso 16 hanggang 21, ang paglalakad ng ating Panginoon sa ibabaw ng tubig. Ang mga apostol ay patawid papunta sa Kapernaum. Ngunit sila ay sinalubong at sinasalpok ng malakas na hangin at napakalaki ang alon at nahihirapan sila. Kaya naglalakad ang ating Panginoon sa ibabaw ng tubig. Pinuntahan sila upang sila'y masagip. Ano po ang kahulugan nito sa buhay natin? Ang buhay natin ay parang naglalakbay tayo sa ibabaw ng dagat. Dagat ng buhay na kung saan kulang tayo sa kasiguruhan ng buhay. Napakaraming mga alon at hangin sa buhay natin. Ang iba ay banayad, ngunit kalimitan, ito ay napakalakas at halos hindi natin kaya ang mga suliranin, ang mga pagsubok, ang mga pinagdaanan sa ating buhay. Pero huwag tayong matakot. Nariyan naglalakad sa ibabaw ng tubig ng buhay natin na walang kasiguruhan at problema, ang ating poong Jesus Nazareno. Atin lang siyang kilanlin. Nariyan lang siya. Hindi man siya natin madama o makikita ng physical. Ngunit ang ating mga puso at ang ating mga pag-iisip na may malalim na pananalig at panampalataya ay makadama sa kanyang presensya. Dito mismo sa mga sakramento gaya ng Eukaristiya o Banal na Misa ay madama natin ang presensya ni Kristo kapag ka malalim ang ating panampalataya, kapag ka taimtim ang ating panalangin. Atin lang tawagin ang kanyang pangalan. Gaya ng sinabi ng ating Panginoon ngayon, huwag kayong matakot. Ako ito. Huwag tayong matakot. Anuman kalaki ang ating mga suliranin, anuman kabigat ang pagsubok sa buhay, gaano man kalalim ang pinagdaanan ng ating buhay, nariyan ang Panginoon. Manalig tayo sa Kanya sapagkat hindi tayo pabayaan ng Poong Hesus Nazareno. Amen? Purihin natin ang Poong Hesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang panibagong tiwala sa pag-ibig ng Diyos na laging nakahandang tumulong. Ilapit natin sa Kanya ng may pagpakumbaba ang ating mga kahilingan at atin pong itutugon. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patnubayan ng Espiritu sa kanilang pag-akay sa kawan ng Diyos, lalo na sa mga krisis na hinaharap ng simbahan, manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Tayo
naway pagkaaluban ng Diyos ng masaganang biyaya ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng tapang nararapin ang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang mga nagpapatangay na lamang sa maunos na agos ng buhay, naway matagpuan ang simbahan bilang isang payapang kanlungan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Sa mga may sakit, naway maihatid ang habag ni Kristo sa pamamagitan natin bilang tagapagatid ng kanyang mapagmahal na pangangalaga, manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Diyos, naway magtamasa ng kapahingahan sa langit sa presensya ng Panginoon, manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang ganap kaming makasal sa buhay ng simbahan upang matupad namin ang iyong banal na kaluuban. Dahil namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalang niyo'y batido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ang kalugdan at kami gawin mong hain sa iyo'y laging nakalaan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kayo aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang paghahain ng Mesiyas ang among tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa namang hinisisiawit ng papuri sa lumumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din.
Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga patid naming nahimlayan, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na malabirhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pain natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ang kawaypaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kaluuban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong madagdagan nang ginawa namin ng pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ekaristiya o banal na misa. Kayo na sa loob at sa labas ng dambanan itim ng Sino ng Quiapo, kayo may naugnay ismitan ng iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin ay dinggay ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church, sa pamakatulong ng Quiapo Church, ng mga kapwa nating mahihirap. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain ka rin pa yung Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Poong Isus Nazareno. At pabaon para sa misang ito. Nariyan lang ang Panginoon sa piling natin sa bawat saglit ng ating buhay, lalo't higit na kapag ka may matindi na pagsubok na hinaharap natin sa buhay. Tawagin natin siya sapagkat tulungan niya tayo. Manalig tayo sa kanya sapagkat mahal
niya tayo. Ngayon na po ang basbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na po basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus, nasa rin ang hagmas niya ng cross, ang walang mali na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan, nagsusumamang sa imakamtan, awan nila, ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang malaming imahin, dasal at mga bagay-bagay, basbasan ang mga imakaramdaman. Sa pamagitan ng bilisyon ito na may maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw, na ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglayan ko piwaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Purihin natin ang Pong Jesus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.